Sandaling ito, mga kapatid, tayo ay magpatuloy sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Nakaraan po, lumapit po ang magkapatid na si Juan at Santiago upang humiling kay Hesukristo. At sa katotohanan, kasama ang kanyang ina na humiling din. At ang kanilang kahilingan ay kanilang hinihiling na sila'y sagutin sa kanilang kahilingan. At ang kahilingan ito ay ang maupo sa kanan at sa kaliwa pagdating sa kaharian ng Panginoon. At ang sagot ng Panginoon dito ay pinahayag na ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay dapat masagot nila o kanilang maisagawa ang matinding pagdurusa. Kaya sabi ng Panginoon, maiinuman niyo ba ang kopa na aking iinuman? At ang sagot nila, oo. Mababautismohan ba kayo sa bautismong binabautismo sa akin? Sagot nila ay oo. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa, wala sa kanyang kapasyahan, kundi ito ay kapasyahan ng Ama sapagkat ito'y kanyang itinatakda sa karapat-dapat na maging lingkod ng Panginoon. At dahil dito, ang Panginoon ay nagturo ng leksyon at tinawag niya ang kanyang mga alagad upang ituro sa kanila ang aral na ito. Basahin natin ang Mark chapter 10 verse 41 hanggang 45. Ganito ang sabi, mga kapatid. Nang marinig ito ng sampu, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan. Kaya't sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit, hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. At nakita natin dito ang leksyon na ang pagiging tapat, ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang maging tapat sa gitna ng matitinding pagdurusa. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay pinaglilingkuran ng kadakilaan, maglingkod para maging dakila. Pinaglilingkuran ng kadakilaan, maglingkod para maging dakila. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, dalangin namin ngayong gabi na magpakahayag kayo upang makita namin ang pagiging isang dakila sa iyong kaharian. Hindi man kami maupo sa kanan at sa kaliwa ng Panginoon, ngunit nais namin, Panginoon, mapabilang doon sa mga dakilang tinutukoy ng Panginoon upang mayroong kaming kapanatagan sa aming pong buhay paglilingkod ngayon sa buhay na ito. Turuan niyo kami sa katotohanan ng aming matatanggap ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So nakita natin ang pagiging dakila ay hindi sa pamagitan ng husay o sa dami ng nagagawa ng isang Kristiyano pagdating sa ministeryo. O di kaya naman maging sa pagdurusa nang wala pong anumang katapatang paglilingkod. Kung ating babasahin ang Matthew chapter 25, nagbigay ang Panginoon ng talinhaga o katotohanan pagdating po sa kaharian ng Diyos. Ganito ang sabi tungkol sa mga matatapat na lingkod ng Panginoon. Ito'y talinhaga, Matthew 25 verse 23. Ganito ang sabi ng Panginoon matapos niyang ipahayag ang talinhaga. Kaya sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay.
pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Nang batayan dito, mga kapatid, na pinuri ng Panginoon ay ang mabuti at tapat na alipin. Nabasahin natin ang karugtong doon sa verse 34 hanggang 36. Ganito ang sabi. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Now remember, ang ama ang siyang may kamay o kapahintulutan kung sino ang maupo o dakila doon sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi rito, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ang mamanahing ito ay inihanda na ng ama bago pa itatag ang sanlibutan. Verse 35, sapagkat ako'y nagutom, tignan nyo, ako'y nagutom, binigyan nyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. So ito yung pinapakita ng Panginoon na sa mga alagad, minsan hindi lang nakikita kung kanino nila ginagawa ang kanilang kabutihan at katapatan. At bilang isang alagad, nagagawa niya ang ginagawa ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon sa ating teksto sa Mark chapter 10 verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So nakita natin na ang nilalaang kadakilaang ibibigay sa atin ng Ama sa langit ay nababatay po sa katapatan natin sa paglilingkod. Hindi sa dami, hindi sa husay, hindi sa galing, kundi kabutihan at katapatan. Dahil maging ang anak ng tao ay hindi na parito para paglingkuran, kundi maging lingkod sa mga tao. So makita natin, ito'y leksyon din para sa bawat Kristiyanong maging dakila. Dapat lahat ng Kristiyan maging dakila saan? Sa karian ng langit. Hindi kadakilaan dito sa sanlibutan. Na dalawang pagpapalakas o encouragement sa pagiging matapat pagdating sa ating paglilingkod. Dalawa po ang ating talakay dito. Una, tandaan na tayo'y pinaglingkuran ng kadakilaan. Unang-una dyan, tayo'y pinaglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin verse 45. Ganito ang sabi, Mark 10:45. Sapagat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kasama tayong pinaglingkuran ng Panginoon. Tayo pinaglingkuran ng kadakilaan. At unang-una ang ating Panginoon. Bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, hindi para paglingkuran, kundi siya po ay naglingkod sa mga alipin ng kasalanan. Kung atin pong babasahin ang Philippians chapter 2 verse 6 to 8, ganito ang pagkakasabi ni Apostol Pablo, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Yan po ang ugali ng sanlingkod. At yan ay nakikita natin sa Panginoon. Bagamat siya po ay isang Diyos, hindi niya itinuring na kapantay sa Diyos, kundi inalis niya ang pagiging pantay na ito upang siya po ay maglingkod. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Sa palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Mga kapatid, napakadakila po ng ating buhay bilang Kristiyano sapagkat tayo po'y pinaglingkuran ng kadakilaan. At ang unang-una niya na yung kadakilaan ng ating Panginoon. Sa katunayan, itong sinasabi sa Roma 5:8 kung paano tayo pinaglingkuran ni Kristo. Ganito ang sabi. Subalit pinatunay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nakita nyo,
Pinaglingkuran tayo ni Hesus Kristo hindi lamang sa pagdurusa sa krus, kundi ang kamatayan niya upang tayo bigyan ng buhay. Sina pa rito para maglingkod. Ipinaglingkod niya ang kanyang buhay para sa atin. Napakadakila niyan. Maging ngayon, sa kasalukuyan na siya ngayon nakaupo sa trono, naglilingkod pa rin siya para sa atin. Makikita natin sa Hebrew chapter 7 verse 24 to 25. Ganito ang sabi. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman. Priesthood. Ibig sabihin ng pari po ay laging namamagitan. Okay? Ang sabi diyan, subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang, lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kaya marami pong naliligtas sapagkat ang Panginoon ang siya namamagitan sa mga taong ba dapat maligtas at tayo rin, isa sa mga naligtas, dapat din tayo maglingkod para marami pang maligtas, ipangaral natin ang salita ng Panginoon. So pinaglingkuran tayo ng dakila, ito'y sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya naglingkod sa atin, tayo'y kinamatayan niya upang tayo po ay mabuhay sa buhay na ito. Ikalawa, hindi lamang kay Hesus Kristo naglingkod sa atin, tayo din pinaglingkuran ng mga propeta. Mga propeta. Mga propeta noon sa Lumang Tipan, mga propeta sa Bagong Tipan, kung mayroon man. Ganito ang sabi, 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Ganito ang sabi, tungkol sa kaligtasang ito, kaligtasang taglay natin, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpapahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo, sa atin. 11, kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Nakita nyo, sila man ay nangangaral, nagpapahayag, sila'y kinasihan ng Banal na Espiritu upang ipahayag at sinisiyasat nilang maigi kung sino at paano si Kristo mag-aalay ng buhay at paano maliligtas ang mga sama natin, tulad natin. So, naglaan ng buhay ang mga propeta para siyasatin ang ating kapakanan, mga kapatid. Pinaglingkuran tayo tulad ng mga paglilingkod ni Moises, paglilingkod ni Samuel, ni David, ni Isaias, ni Daniel, at marami pang mga bayani sa pananampalataya. Sila'y naglingkod sa atin. Nakarating ang mabuting balitang ito sa atin. At hindi lamang yun ang naglingkod sa atin ng dakilang paglilingkod, mga kapatid, maging ang Banal na Espiritu naglingkod sa atin. Basahin natin muli ang 1 Peter chapter 1 verse 11 to 12. Ganito ang sabi. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay nangusap sa mga propeta noon, nagpapayag ng mabuting balita. Na sabi, na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Mismong Banal na Espiritu nagsasalita sa mga propeta tungkol kay Kristo at sa mga sasampalataya. Verse 12, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa atin. Sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Mga kapatid, maging ang Banal Espiritu sa pangangaral po, yan po'y salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Espiritu, sabi ni Jesus Christ, sa John 6:63. Oh? At hindi lamang ang Banal na Espiritu at mga propeta, maging ang mga apostoles din. Naglingkod din sila sa atin. Basahin natin ang John chapter 16 verse 13. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, ang kausap dito ng Panginoon ay ang mga apostol,
pagdating daw ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na darating. Maging ang mga apostol ay inatasan at kinasihan ng Banal Espiritu upang ang mga apostol ay magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan para sa atin. Nakarating ito, mga kapatid. Sila ang nangaral sa atin ng Ebanghelyo. Basahin natin muli ang 1 Peter 1:12. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Pati ang mga apostoles ay naglingkod sa atin. Through them, no, through their epistles, sa kanilang pangangaral na ngayon ay nakasulat sa banal na kasulatan, tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Lumaganap ang Ebanghelyo sa buong daigdig dahil po sa mga apostol na ito. At hindi lamang yon, maging mga anghel naglingkod din sa atin. Kaya yung ating pong tanda, no, na tayo pinaglingkuran ay pinaglingkuran ng kadakilaan. Maging ang mga anghel din. Ang sabi, balik tayo sa 1 Peter 1:12, ganitong sabi, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Kaya mabasa natin sa Hebrews chapter 1 verse 13 hanggang 18 nang banal ang mga anghel ay mga ministering spirits sa mga tinawag ng Diyos, sa mga Kristiyano na sila ang nagbabantay, naglilingkod sa atin. Sila nagka-interes sa mga bagay na nahayag sa kanilang kapanahunan. Sila yung bahagi sa proseso ng revelation, ng kapahayagan ng katotohanan. Kung ating babasahin ang Luke chapter 1 verse 11 to 19, Luke chapter 1, makikita natin sila ay mga naglilingkod sa atin. Basahin lang natin ang Hebrews chapter 1 verse 13 hanggang 14. Ngunit kanino sa mga anghel na sinabi niya, kailanman maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi ba silang lahat, mga anghel, ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Sino ba yung tagapagmana ng kaligtasan? Di ba tayo? Kaya mayroon tayong ministering spirit. May nagbabantay sa atin at sila po'y sumusunod kung anong utos ng Diyos, ng ating Panginoon sa langit. Hindi po tayong magdidikta sa kanila, hindi sila tayo mag-uutos sa kanila. Sila yung mga ministering spirits, pero hindi ating mga lingkod. Lingkod ng Diyos na nag-iingat sa atin, nagbabantay sa atin. Ano mang ating po nagagawa, sila po'y nag-report doon sa Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, dapat nating manawaan, tayo man ay pinaglilingkuran din ng ibang Kristiyano. Alam niyo ba, hindi tayo maaaring maging Kristiyano kung wala pong nagakay sa atin. Kung wala pong nagtiis sa atin. Noong una, di ba, ayaw natin. Galit tayo, kinakalaban natin. Minsan sa akin nga, sinasalungat ako ng mga kapatid ko, tinatawag nila kong padre, kung ano pang ginagawa nila sa akin. Pero hindi ako tumigil. Bakit? Dahil gusto ko, hindi po. Dahil yun ang utos ng Banal na Espiritu. Dahil mga kapatid ko rin, ay kailangang maligtas. Sila po'y mga tinawag at pinili din ng Diyos. Kaya nga, dapat natin itong alalahanin, hindi tayo pwedeng maging Kristiyano kung wala pong Kristiyanong naglingkod sa atin. Dapat nating tanawin ng utang na loob yan. Pero ngayon, alam nyo, kung sino po yung mga tumawag sa inyo na ngayon ay matapat na nangangaral ng salita ng Diyos, kinukontra. No? Sinusuri kung tama ba ang kanyang mga pangangaral. Sana nga, makita ninyong tama. May nagturo sa atin.
tanda natin, may nagturo sa atin ng ebanghelyo. Hindi natin maunawaan basta ang Biblia kung walang nagtiis sa atin para ipaunawang ang kalooban ng Diyos. Hanggang tayo'y maging mga anak ng Diyos, hindi tayo iniwan ng mga Kristiyanong ito. Pinagtiisan tayong adyayahan sa mga gawain, dalhin tayo, halos hatakin ng ating kamay. Halika na, dumalo na tayo sa prayer meeting, dumalo tayo sa Bible study, dumalo tayo sa preaching. Sige na! Sa panahon ng karamdaman, pinupuntahan ka, pinalalakas ka, binibisita ka, at maraming nananalangin sa iyo. Sa totoo lang, tayo'y napaglingkuran ng napakadakila. Naglingkod ang Panginoong Hesus sa atin, naglingkod ang mga propeta, naglingkod ang banal na espiritu, naglingkod ang mga apostol, naglingkod ang mga anghel, at naglingkod ang ating kapwa Kristiyano. Binabaliwala mo ba ito? Dahil marunong ka na, mahusay ka na. Nakakalimutan mo ang gawa ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyanong nag-akay sa iyo. Sana hindi. Sana hindi. Kundi lumago ka sa pag-ibig, pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano. May papakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa kanila kung sila'y atin ding pinalalakas. Sapagkat sila'y may hina rin, yung mga nag-akay sa atin. Marahil, naligaw na sila, wala na sila. Pero tayo rin ay makapaglingkod sa Diyos kung tayo naman ang maglingkod sa kanila. Palakasin natin. Suportahan natin ang kanilang ministry. Suportahan natin ang kanilang pagtitiis na hanggang ngayon po ilang taon na nakalilipas ay patuloy pa rin naglilingkod. Huwag tayo maging pasaway sa mga nagtiis sa atin. So yun yung una, mga kapatid. Tandaan ninyo na tayo'y pinaglingkuran ng kadakilaan. Ngayon naman, ikalawa, tandaan natin, dapat tayong maglingkod upang maging dakila. Dapat tayo din ang maglingkod upang maging dakila. Basahin natin ang ating teksto, Mark 10:42 hanggang 44. Ganito ang sabi, kaya't sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay siyang sumusunod sa kanila. Subalit, hindi gayon sa inyo. Hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Yung po yung alagaan. Gusto mong maging dakila sa karunian ng Diyos sapagkat kailangan talaga maging dakila tayo. At ito yung sa ating katapatan sa paglilingkod, anumang pagdurusa, anumang kopa ng pagdurusa ang ating iinuman, anumang bautismo ng paghihirap ang ibabautismo sa atin, dapat manatili tayong tapat sa gitna ng pagdurusa. Unang-una, paano natin may papakita ito? Unang-una, maglingkod tayo sa pangangaral o sa pagbabahagi sa gospel. Maglingkod tayo. Yan po'y utos at panawagan ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang pinaglingkuran na ngayon ay ligtas na, marurunong na. Ganito ang sabi, Matthew 28 verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, pinahayo tayo. Marahil dyan sa ating mga anak, marahil sa ating kapitbahay, sa ating kamag-anakan, dyan lang sa ating kapaligiran, humayo tayo, mag-share tayo. Ang sabi dyan, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat. Gawing alagad ang lahat ng iyong pinangangaralan. Huwag mong bitiwan hanggat hindi naging anak ng Diyos. Maging alagad ng Panginoon. Kung ikaw may misyonaryo kung saan-saan, gawin mong alagad lahat ng mga nasa bansa na sumasampalataya sa iyong pangangaral. At hikayatin sila na maging alagad nang sa ganon sila'y mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun po yung panawagan
maglingkod din tayo. Mark chapter 16 verse 15, gayon din ang utos. Ang sabi, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Hindi magiging alagad ang isang makasalanan o tao hanggat hindi nila napakinggan ang iyong pangangaral ng ebanghelyo. At ang sumampalataya ay tiyak maliligtas. Tandaan niyo, inakay kayo noon. Dapat ngayon, kayo naman ang mag-akay sa iba. Tulad po ng halimbawa sa magkapatid na ito sa John chapter 1. Tingnan niyo ang sabi sa verse 35. Kinabukasan muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tinignan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ngunit siya, narinig siya ng dalawang alagad na nagsalta nito at sila'y sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod, sinabi niya sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung isalin sa ang kahulugan ay guro, saan ka nakatira? Sinabi niya sa kanila, halikayo at tignan ninyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira. At sila ay nanatiling kasama niya ng araw na yon. Noon, ang oras ay ikasampo. Now, 40. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres. Si Andres, nakapatid ni Simon Pedro. Unan niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon. At sa kanya ay sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas at kung isasalin ay Kristo. Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya ay tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay Simon na anak ni Juan. Anak ni Juan, tatawagin kang Cephas, na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. Nakita nyo, unang naging alagad itong si Andres, hindi niya maiwanan ang kanyang kapatid. Actually, ang kanyang kuya. At pinuntahan niya. At hinikayat niya, natagpuan namin Mesiyas. At dinala si Simon Pedro kay Jesus. At siya'y pinagpala. Sa atin naman, alam niyo ang kailangan lang natin maging hospitable, maging mapagkaibigan tayo sa ating kapwa. Mag-alok tayo ng anumang maitutulong natin sa kanila upang mapagaan ang kanilang damdamin. Gumawa ng kabutihan at paglingkuran ang mga taong gusto mong akayin kay Jesus. At pagkatapos, saka mo siya imbitahan sa mga serbisyo, sa mga Bible study. Maglingkod ka sa Ebanghelyo. Ikalawa, maglingkod ka sa pamagitan ng pagpapalakas. Pagpapalakas sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga pastor, sa mga Bible teacher. Imbis na pintasan mo o suriin mo yung kanilang maling mga aral o maaaring nagkamali sapagkat walang perpekto, pero alam natin ang Diyos po ang nagbibigay ng katotohanan sa mga nakikinig. Pero kung tayo po'y nakatingin lamang, sinusuri natin ang maliliit na bagay, ang pulgas, at hindi natin tinitignan ang layunin ng nangangaral, wala kang makukuha, hindi mo magagawa ang katungkulan mo na makapagpapalakas sa iyong kapwa. Bagkos, pinahihina mo sila sa kanilang ministeryo. Ang sabi nga ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 7 to 9, ganito ang sabi. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na natutuo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung mayroong anumang narapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ang ng kapayapaan ang sasa inyo. Ano mang mabuti, yun ang hangarin natin. Dapat tayong matuto. Imbis na ating usisain,
pintasan, magmamagaling tayo na mas marunong tayo. Hindi ka nakapagpapalakas sa iba na nakakarinig, kundi kayo nagpapahina ng kanilang loob. Maging doon sa mga taong pinipintasan mo. Magpalakas ka, maglingkod ka sa pamagitan ng pagpapalakas. Magboluntaryo ka sa anumang gawain sa iglesia. Tulungan ang mga bisita, kung may mga anak, tulungan ang mga Sunday school teacher na sila'y mapatibay. At hindi lamang yon maglingkod sa gospel, maglingkod sa bilang tagapagpapalakas, kundi maglingkod ka bilang gumagawa ng pagkakawang gawa o tumutulong. Ephesians chapter 4 verse 32, ganito ang sabi, Ephesians 4:32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yun ang ating tandaan. May hinahon, matulungin tayo, magkakawang gawa, kabutihan. Mayroon bang naging mabuti sa iyo simula na ikaw ay naging Kristiyano? Ikaw ay akayin sa Panginoon. Gayun din ang gawin mo sa iba. Gayun din ang gawin mo sa iba. Bumisita ka sa may mga karamdaman, bisitahin mo mga senior citizens na nanghihina, hindi makadalo. Tumulong sa paglilinis sa church. O ano pa man, magagawa mo. Magbigay ka ng mga pamasahe sa mga kapatid na umuwi. Sila'y dumadalo na nangungutang paminsan ng pamasahe para lang maka-attend sa pagsamba o pamakapakinig ng mensahe. O di kaya tumulong sa anumang mabibili ng mga kapatiran bago sila makauwi. Maglingkod sa mga kinakapos, sa mga mahihirap, nagugutom o anuman. Imbis na tayo po'y kritiko, nagpapahina ng loob sa iba, tayo magpalakas ng kanilang puso at pananampalataya. So ang mahalaga po ngayon sa ating pagtatapos, ano po? Importanteng tayo'y nakapaglilingkod, imbis na tayo ang pinaglilingkuran. Alam niyo, minsan kumukuha tayo ng atensyon sa iba para maglingkod sa atin na tayo paniwalaan, na tayo hangaan. Iwasan natin yun, mga kapatid. Hindi lamang tayo laging nakikinabang sa iba. Dapat ang iba ay makinabang din sa atin. Sapagat ang salubong sa atin ng Panginoon pagdating ng araw, well done, my good and faithful servant. Hindi sa dami, hindi sa galing ng iyong pag-unawa, hindi sa kausayan ng iyong pagkritiko, kundi sa kausayan mong magpapalakas, kausayan mong mag-share ng gospel, kausayan mong gumawa ng pagkakawang gawa. Paglilingkod, hindi lamang daan upang maging dakila, kundi kaligayahan ng iba. Kaligayahan ng ating mga kapatid. Di ba dapat lang na dapat kapwa tayong sumunod sa halimbawa ng pagtuturo ng ating Panginoon, siya'y naparito hindi para paglingkuran, kundi siya ay naglilingkod. Nais mo maging dakila? Okay, kaya mo ang kopa ng pagdurusa, kaya mo ang bautismo ng paghihira. Paano ang katapatan mo? Magkasama yan. Kung ika'y nagdurusa, diyan makikita ang pagiging matapat mo sa ministeryo. Kaya purihin ang Panginoon, sana pagyamanin ka ng aral na ito. Pinaglilingkuran ng kadakilaan, maglingkod ka para maging dakila. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na siya pong nagpalakas ng aming puso upang maalala namin kung paano niyo kami pinaglingkuran. Kung paano naglingkod sa amin mga propeta, ang mga apostol, ang mga anghel, ang banal na espiritu, at lalo na sa aming kapwa, mga kapatid Kristiyano. Nasaan sila? Kami ba'y sumusuporta, nagpapalakas sa kanila? O kami ba ang
nagbibigay sabi ng kanilang kahinaan, Panginoon, patawarin niyo kami sa aming nagagawa. Tulungan niyo kaming maging mapagmalakas, tagapaglakas sa kanila. Tumulong sa mga nangangailangan, maging hospitable sa lahat ng mga kapatiran, maging sa mga bisita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.